Noon po, and congratulations for your being the endorser of course, Magic. Can you tell us more about this particular product po? This is the first in the Philippines na sa beauty industry na kailangan ng mga salon. Kasi yung mga ibang keratin treatment, talagang medyo delikado sa ano, mm-hmm. sa health. Kaya lagi kami, ang unang-una nung delivery, ewan ko saan galing ano, nakaano ang mga ano yung stylist parang mask parang, ano bang tawag mask hindi mask eh. Yung parang apang tear gas ang ganda kasi heavy duty siya tapos yung mga customer talagang naka yun ang naka mask at inilalayo sila doon sa mga dating customer eh sa ibang customer kaya iwalay sila ng lugar kasi yung effect ng pag ginagawa na yung puso delikado talaga actually may mga namatay na ng mga ibang operator sa tinamaan ng lungs eh kasi yun ang laging ginagamit. Jeez. So syempre ang mga ibang companies nag-iisip kasi humihina din ang order sa kanila dahil na hindi magandang effect. Ayan, hanggang naka-discover na naman and si boss Edwin na-bless naman na siya naka-discover ng bagong product na to. So exclusively, andito kayo sa Philippines na nakuha niya. Talagang may tinatawag 0.00. Zero ang effect ng chemical sa mata, sa lalamunan at saka sa baba. Tatlo yun eh. Sa lungs? Lungs, oo. Kasi yun ang tinatamaan, di ba? Eyes. Actually, may mga humina sa mata. So, nung nilapitan ako to be the ambassador of the product, sabi ko, ay, let's do it. Hindi na pinag-usapan ang presyo niyan. Sabi ko, gawin natin to. Kaya medyo masipag din ako kasi actually nagpapaikot ako sa mga regional na mga lugar mula north at saka hanggang south para ko sa mga salon alam nyo sa edad ko ngayon 72 na ako para bang ang buhay ko ngayon sharer na lang ang dream ko retire no pero hindi maganap kasi may mga dumarating na mga bago sa beauty industry na ino-offer sa akin na hindi na ang hirap tanggihan pero kung tutuusin kung gugustuhin ko hindi yabang to ah and you can count me kung gugustuhin ko mukha ko nasa lahat ng billboard ng EDSA kung tatanggapin ko lahat ng produkto dumarating pero inaano ko muna tinitinan ko tinitest ko at madami sa kanila hindi dapat i-endorse. Ang nakakalungkot, yung mga natatagyan ko na pupunta sa mga celebrity na endorser na ang naki-question mark sa akin na ano ka? Kala ko okay ka endorser, bakit mo ini-endorse yan? Kumbaga, ano na yon for fame at saka income. Sa akin hindi. Never ko itataya ang pangalan ko sa mga produktong hindi dapat. Meron ng, may naka-issuehan na ako ng isang big company na ang cheque, milyones, natarapan ko na tinanggihan ko pa rin kasi sabi ko masisira pangalan ko kapatid pinagpagulo ko pangalan ko para sirain lang sa pera ayoko naman ng ganun gusto ko naman pagdamatay ako wala naman may treatment sa endorse na ginawa kaya yung mga product na endorse ko ang sarap wala yung natatakot ako sa ganito yung product ko hindi maganda maganda yung ngayon nangyayari may tatapik hindi ko kilala sa babae. We thank you, sabi ko. Naku, ang gwapo na asawa ko ngayon. Ha, bakit? Eh, tumubo na ang buhok. Ang ganda ng buhok. Sa Nobo Hair. Ganon din sa MX3. Mga matatanda, tinatapik ako. Ang ganda ng MX3. Ang ganda ng kape, tsaka tiyan. Kaya sabi ko, wow. Ronald Carvalho, kausap lang kanina yung nanay niya daw. Sabi, uy, pasalamatan mo si Fanny. Gumanda mo pakiramdam ko. Eh, nanay niya, ano na, 90 plus na. Yun ang maganda. Kesa yung nilalapit sa'yo. Pangit naman ang product mo. Kamamatay ko. Kung sabi lumapit na gano'n sa akin. Being informed. Oo, kaya ang sarap. Eh ito, I'm sure.
yung mga, ayan, naka-schedule na ako ng mga provincial tour, ay, madaming matutuwa. Una, syempre, natutuwa na ako, alam bakit. Kapag nakapag-around the world ka, ngayon po nakikita ang Pilipinas. Ang sarap. Mm-hmm. Minsan, alam mo, yung bis na mag-plane, mag-fly kami, ay, alika, mag-tour tayo. Di ba? Ilocos tayo. Bicol, nag-lantour kami. Una, ang reaction ko, ano, bakit naman lantour? Eh, yun daw, aeroplano, ganito-ganito. O, sige na nga. Pero on along the way, sabi ko, ay, ang ganda. Sorry ha, nakakita ko ng kalabaw mo, pumalakpak ako. Ay, kalabaw! Tawa ng tawa sa akin yung driver. Sir, ngayon lang kinakakita ng kalabaw. Hindi! Sa tagal, ngayon lang uli ako nakakita. Tsaka yung nagpa-planting ride, meron pa pala talaga. Ang sarap. How does it feel po na parang ito is parang ang laki-laking solution niya sa isang napakatagal ng problem? Oo. Kasi I've also done the same treatment. Na magiging ambassador niya sa tulog that will save life. Ito yung importante. At ang assurance ko sa kanila, this is not Pekingese. Nako, sinigurado ko sa mga yan. Alam niyo ginawa ko? Talaga totoo yung product na yan. Sige nga, sama nga ako. Nagpadala ko sa Taiwan ba tayo eh? Para lang matignan ko kung totoo yung mga kausap yung product na yun. Nakita ko pero yun. Medyo nagsisi ko kasi hindi English speak yung mga Taiwanese. Kaya pag nag-uusap, naku, ang tagal. Tapos bawat itong si Rodney, medyo ako yan eh. Bawat ingredients, ganyang kahaba ingredients, tinatanong isa-isa eh, para saan. Ako to. Kaya ayun, nung mangyari yun, nakita ko niya, pipirmahan ko na. Saka lang ako pumirma. Mahirap ako ligawan sa endorsement. Dito, Fanny, speaking of Pekingese, eh, you're so vocal about yung mga continuity sa mga makeup, sa show. Sa show. So, wait, in fairness, nag-develop na ngayon. Okay. Nanasubaybayan ko. Tsaka sinasabi ng mga costume, yung mga ano ko, yung mga operator ko sa parlor. Ay, ang ganda na ho ng mga makeup nila ngayon. Pero meron pa rin sila, naku, kagabi ho, napanood namin si ganito, matutulog, nakapilik mata. Consistent. Aware na sila. Pero you know what, in fairness, ganito. Yung mga makeup artists, nakakausap ko, alam nyo, TF, tama kayo. Maingay. Sa napunan nyo. Ito ngayon ang problema namin. Ginagawa naman namin pag sinabi ni director, o matutulog na to, ayusin namin ang makeup. Ayaw ng mga celebrity, yung mga artist ng babae, ayaw. Okay. Yung iba naman, sinisita. Ay, wala ka dapat makeup dito, achu-chu-chu-chu. Hindi magbabawa, tsaka konting foundation. May pagulat na lang ng makeup pa rin. Pag tinay sa monitor, nakakuntur. May konting lipstick at saka nakamaskara. Tatawagin siya ng director, pinagalita siya. Direk, hindi ho ganyan ang makeup niya kanina. Hindi kahit sa mga Korean. Pag sinabi, wala kang makita. Nanonood niya ako nung Crash Landing to You, parang yung latest na yun, napapanood mo. Di ba? Social yung mga babae, pero ang makeup, natural. Mayaman to, ha? Tapos ang mga buhok, very natural. Hindi heavily made up. I'm sorry, talagang hindi ko matiis. Nanonood ako eh, yung sex and teleseries. Nahahayag blood ako. Imbis na may entertain ka, active white lang, wala ka mapipintas. Kaya rin nakahayag blood yung Uy, galing sa kusina ko, pinagluto ko ito ng breakfast. May parlor ba sa kusina? During your time, when you were doing ay, makeup work? Estricto ako. Talagang they listen alaga ako na sila Sharon, sila. Pag yung mga eksena ganito, mura. TF kahit konti lang, bura. Si Maricela, kaaway ko lagi nung araw yan. Hindi pwede eh. Manay, hindi pwede.
kahit maganda ka talaga, ang role mo dito, matutulog ka naman na. Yun ka ba? Okay. Wala silang magawa sa akin. Ito pa, what's the deciding factor na mag-join kayo sa ng BBF? Friend ko si Rodney. You're so excited today, Tia. Hindi, kasi ang tawagan namin, Pak. At saka higit sa lahat, dinami kasi ni Tia yung mga outfit. Oo, talaga yung minadali niya talaga yan. A full collection, yes, a full collection. Makikita niyo. I can't wait. Of course. Anyway, ayan, friend ko siya. At na ako ang sarili ko sa kanya. Nakita ko yung mga meticuloso at saka totoo. Lumalabas sa pabasa mo. Katatapos ko lang ng movie namin ni ano, Nora o Nora Chakay. Yung isa pa bagay. Close friend ako ni ano ni Michael De Mesa. Iba din si Michael doon eh. So, alam ko March, March o April ang festival. Sa summer. And ipapasok ko lang po, FYI, naggumagawa kami ng every week meron kaming regional tour kung kung ano. Kahit saan kami magpunta, full pack pag sinabing panis sa nalang. Totoo ba? Di ba na talaga? Charo, totoo naman. Wow!